Binalikan ko nga lahat ka, Eli, para factual lahat. Mm-hmm. Yung Dangerous Drugs Board, 2016 to, pagsimula ng administrasyon, mm-hmm. ang sabi niya, meron tayong 1.8 million drug users. Mm-hmm. Pagpasok ng administrasyon na to, ito yung parang pinaka-core ng kanilang kampanya, mm-hmm. yung drugs. Na, ako, I agree kasi dapat talagang tutukan yung drugs. Kasi ito talaga yung napakalaking salot sa lipunan. Pero, habang tinututukan ito ng administrasyon, pataas pa ng pataas yung numero. Halimbawa, 2017, si Pangulo mismo ang nagsabi na... Sa kanyang speech, 4 million na ang drug addicts. Nung 2017, so from 2016 to 2017, kahit in full swing yung drug war, from 1.8 million naging 4 million. Nung February of 2019, sa speech ulit ni Pangulo, sinasabi niya na 7 to 8 million na ang drug users. Eto so, ka, Eli, yung numbers hindi galing sa akin. Yung numbers galing mismo kay Pangulo. So, hindi ba tama lang, ano ba yung maling sinabi ko? Hindi ba tama lang na i-assess mo kung ano yung hindi nag-work dun sa kampanya? Kasi kung nagsimula kang 1.4 million, despite the campaign, naging 7 to 8 million na siya, merong hindi nag-work. Mm-hmm. Pangalawa, sobrang dami nang namatay. Hindi natin alam yung exact numbers kasi meron debate tungkol sa exact numbers. Pero sobrang ang dami nang namatay. At karamihan sa mga namatay, mga mahihirap. Kung ang dami nang namatay, tapos paakyat pa ng paakyat yung numero, ganun din yun eh. Kailangan mong i-assess. Sobrang dami na ng mga pulis na nang abuso sa mandatong binigay sa kanila. Yung tanong din, ilan ba doon sa mga nang abuso yung naparusahan na? Yung recent na controversy on the Ninja Cups, parang lumabas doon, halimbawa si General Albayalde, apparently 2014 na si Bak sa posisyon dahil sa kanyang involvement sa drug war. So ang tanong natin, bakit na-appoint na, di ba ironic yes, ma'am. Na nasibak dahil sa alleged involvement. Hindi naman natin alam kung totoo pero yung alleged involvement sa drug war tapos na-appoint as head nung isang ahensya na siya yung magpapatupad ng drug war. Tapos ngayon pinapakita sa mga imbestigasyon na patuloy pa din yung mga Ninja Cups. Actually, yung dalawa niya dating tauhan na involved naman sa Pampanga raid, na involved din si Antipolo eh. Yun nga pero eh. Pero na-dismiss na. Pero sa akin nga ka, Eli, ano ba yung mali sa sinabi natin? Na yung datos natin lahat galing sa pamahalaan. Ang sinasabi, hindi tayo nagsasabing hintuin. Never. Tinignan ko ka, Eli, eto nga yung transcript. Binalikan ko yung video, tinignan ko yung transcript. Wala akong sinabing hintuin yung kampanya laban sa illegal na droga. Ang sinabi ko lang, baka kailangan mag-step back. Ito, yung exact words ko, baka kailangan mag-step back ang gobyerno, i-assess kung ano yung mali sa kampanya. Siguro yung mga tama ituloy. Kasi alam ko naman ka, Eli, ang daming, halimbawa, PDEA, marami naman, DILG, maraming ginagawa na mas holistic yung approach na tingin natin nakakatulong. Pero, obviously, may mali. Apo, ika nga eh, back to the drawing board. Yan na nga, i-assess balikan lang ano yung mali, yung tama ituloy, pero yung mali, huwag na ituloy at palitan. Yung sa akin lang ka, Eli, dapat sa mga puna na ganito, hindi tayo masyadong balat sibuyas. Kasi ang inline dito, di ba yung reputasyon natin bilang isang bansa, yung at risk dito yung buhay ng mga kababayan natin. Hindi ito pinag-aawayan kasi yung datos nandyan. Yung sa akin lang, hindi naman siguro makakasama na makinig sa puna. Kasi yung puna naman, ito yung nagpapahusay at nagpapabuti sa ginagawa. Wala ako sinabi ka, Eling, ihinto. Kaya yung kung may, nabasa ko yung headline, mali yun. Yung headline mali kasi binalikan ko yung video, binalikan ko yung transcript. Wala akong sinabing ihinto yung kampanya. Ang sinabi ko, i-tweak. At pag i-tweak, i-assess lang kung ano yung mali. I-reviewin at yung mga maling ginagawa, hindi na ituloy. Apo. Okay, para po sa ating mga listeners at maraming nakikinig din sa atin na ating mga kababayan at kasamahan sa media. Ayan siguro yan, pwede nyo nang linawin po natin.